Ito yung nangyari kagabi. Malakas ang ulan. Tapos nagtagal siguro ng mga 2-3 oras. Ayan. Nababad sa tubig. Yan ang, ito yung pinakamababang parte ng maisan. Ang problema kasi dyan, pag nababad sa tubig, ayan, katulad yan, may tubig. Tapos maaarawan yan, mainit. Iinit yan maghapon. So malalaga yung ugat nila. Diyan tayo nagkakadiferensya. Sa... Ano ba yung gumagalaw na yun? Ah! Kaya nga eh. Meron ng palabasan? Oo, kasi malalaga sila dyan. So ayan, makasikat na yung araw eh. Okay, gumana pala sila ng butas. Kanina mas sobrang dayang kanina. Ah, mas marami kanina? Oo, oh, lakas ng ulan kagabi. Ay, naalala ko. Pero yung gawi dun, wala ano? Wala, mat- oo, oh, oh, mataas yun eh. Oo, oh, sige. Yan, yung gawi dito, tuyo. Buti na lang, walang pataba. May pataba yan, tapos natubigan ganun eh, yari na. Ba? Ayos ah. Sakto na naman ah. Mahusay palaga akong tatayin. Ano to? Labong. Ah, labong. Tapos na? Ah, susulong na no? O pareho din? Ngayon na sinabi, doble. So doble? Di nga. Kasi atin yung taba lagi. Oh. Ito guys, so. Oh. Oh. First class na naman ulit. Nakita. Ano, diba? Oh, oh, Saldi baka naman. Saldi. Yan bayan natin. Baka naman, oh, ang ganda oh. Ana, tinanda. Kumain muna kayo, sige. Yeah, pa-meron. Yeah, nakita ko lang italong, busog na ako eh. Oh. Ang ganda ng binigay ng ulan, anak, ulan. Blessing 'yan, galing sa taas. Nung yung mga huli pitas kasi namin, gahalos ganto eh. Eh, mga ganyan. Baka naman. Arang ano, arang basal ulit oh. Ganda ng ano, itsura. Sana kayo gawin pumipitas. Kalahati pa lang to ah, magdodoble nga ano. Ayos. What is this? Kaya this is na kami labas. 17 nung karaan. Okay, Dodoble nga yung harvest natin ngayon. Basta bahala dyan si Ate Linda. Ate Linda. Kaya naman kaya mo na. Oh, Tirso, kumain ka na. Baka. Kumain na po ka ba? Ba. Good na rin yun eh. Ganyan nga yung pumipitas para yung sabong nakakabawa. Bakit rin papay nga ka muna? Bakit nakaligaan na tumatakbo ba ako? Baka naka-appendix ka niyan. Hmm? Nakuha kami ng mani. Kaya po siya kung hindi na mali sa bibong ko, dito na lang umili. Alam mo siya yung tea? Hindi ba? Oo. Hindi na lang umili. Sila po mo.
Yung magulang. Marami ka din pa o piran. Boy, pende. Bahala na yung bibigyan niya dun yung ati rin. Magpa-opera. Ano yung balasin? Nakawag na buto ka eh. Uri pa sa resa rin anak. Saan mo nilagay yung red na? Ay, red na. Yung red pa. Ayun pa na. Alaw ka tulad mo. Yung lalagyan, ano yung sasabihin? Supo. Ikaw ang red niya. Palso tong timbangan na to. Pag sobra, babasan mo. Pupulangin naman. Ang grayo. Palso yan. Umeo. Hindi ka lang marunong tumansya. Ganun ba yan? Baka may sala. Laging meron na, ano, Ate Linda? Baka naging peperait ka lang. Dadaya daw ako. Hindi pa sabihin ng totoo. Pinurahin mo yung bayar mo. Ate Linda, nakabukas yung camera ko. Ayo. Aro? Yari ka dyan. Limpa ka, bater ka. Hindi totoo yung sinasabi ko. Sablog lang. Bater ka. Malay-malay ko ba? Eh, ba't ba kasi bubuksan mo yung hindi mo? Eh, vlogger ako. Oo nga pala. Hindi mo nga ako kilala. Bibitahan ko si Manis. Manis Pete. Manis Pacquiao. Manis Pete. May weather up. Ito si Manis Pete. Ayan, dati pumipitas natin si Edwin lang, tsaka yung asawa niya. Ngayon, magdadagdag, padagdag ng padagdag ulit dahil dumadami yung bunga. Siguro kaya natin yung 300 ngayon. Ay, meron na akong ano. Ito na yung electric bill ko. Kinakabahan ako ah. Masyadong malaki. Masyadong malaki. Ito, 78. Masyadong malaki ang 78. Dapat 30 na din. Wala pa yata sa minimum. Pesos. Samahan nito, putulang ka eh, no? Wala ka sa minimum. Hindi nga. Kaya kailangan magpasayaw ko na magpasayaw din para masin. Nabasa yung itlog. Wala eh. Dami. Ay, mailaga na tay. Ay, puta sisi na lang. Pwede balot. Alipot ang mamatong nila, ang naman na pang-dip. Hindi na ano yun yan. Ang mamatong nga rin, ang mamapsake, pang mamatong nila. Nabasa na, hindi na ano yun. May basa mo nga, hindi naman mag-arin. No, taglos din. O, ilaga yun na lakin. Ha, ilaga. Ano naman mga kari? Yan din ito. Ay! Hindi, bawal yan. Ang body. Sa di ko lang, may sa akin yun. O, sobra pa sabi ko na kasi. Kani-kanina pa, ayaw ko pa akong gan. Ayan.
Ayan, saktong 300 yung good natin. At saka 2, 4, 6 na segunda. 360. Not bad. 360 kilos. Umili ko ng pangdamo, guys, para dito sa talong. Ayan, dahil nakatikim ng ulan yung lupa dito, sigurado yung damo kakapal na mabilis yan. Grass cutter mo yan, mga ilang araw lang, 3 days, tubo na naman yan. Kaya ito yung kailangan natin, yung herbicide. Ito guys, yung interline. Ito, nasubukan namin to sa okra. Pero, huwag nyong i-spray yung okra ng maliliit pa lang. Kailangan malalaki na sila. Pero once na malaki na yung okra, pwede na. Kahit ma-sprayan sila, okay lang. At papatayin lang niya yung damo. At ito, ginagamit lang namin sa okra, sa talong, dito. Madalang. Sa Ampalaya, hindi kami gumagamit ng herbicide sa Ampalaya. Grass cutter talaga. Kasi yan, yung mga gumagapang na yan, ang ugat niyan talagang nagpapangabot sa kabilaan. Di kagaya ng talong, yung ugat niyan nandyan lang sa halos sa plastic mulch. So, hanggat maaari, ginagawa namin ng grass cutter hanggat kaya. Pero pagka tulad niyan, magulang naman na yung Ampalaya, yung talong, lalagyan na natin ito. Lalo na ngayon, nakatikim ng tubig yung buong paligid. Mabilis tumubo yung damo. Pwede tayo mag-spray dito kung wala pang tanim. Pero kung meron na, no-no. Big no-no. Ito, minsan di kami gumagamit ng ano dito, herbicide. Ang ini-spray namin herbicide dyan, yung gilid, paligid. Pero yung mismong tanim, hindi. Talagang tinatsaga namin ano yan, grass cutter. Tapos manumano yun sa tabi ng puno. Nabili yung ulam, Trek. Tilapia ya, sigang. Sigang. Ayun, tatlo lang kami ngayon dito. Wala si Joning. Ilakad. Ah, pasensya na nga po pala kayo. Yung nakaraan, marami nga ng plastic, nakakalat. Naglinis na yung dalawa. Minsan kasi, pinapaipon ko yung mga plastic, yung mga pinaglagyan ng yelo, ulam, nasa isang lalagyan, tapos pag malakas ang hangin, natatangay. Pasensya na po. Ayan, mag-uumpisa ng tumubo yung ano dyan, damo. Nakatikim ng dilig eh. Sinampalo ka nyo, sigang. Sinigang. Sinigang is life. Ay, yata ang asukal. Wala na, no? Nakalimutan lang bumili ka nyo. Ako. Naririnig mo na nyo. Ulan yan. Andiyan oh. Galing sa Pampanga. Kaya pala ibig-ibig ko damputin yung kapote ko kanina. Eh noon lakas oh. Oh. Tayo nito, wala tayong may kapote kanyo. Kami ni Patrick, ala. Kapag may pari niyo, may kapote. Pag-inigong nalangon ni mami ayan. Kasi kahapon, ginamit ko yung kapote ko. Basa, hindi ko din ala. Ayan. Masarap matulog.
Masarap matulog dito. Ay! Yun lang. Yun lang. Yun lang. Ay, yun, nalaglag yung ano. Nalaglag yung pantalon mo yata yun. Doon. Doon tayo safe. Sa kabilang kubo. Ito kasi walang dingding, maaanggihan. Nalaglag yung cellphone ko. Nabasa. Nabasa. Woo. Nalaglag dito. Lumubog. Sana hindi na pasukan. Hindi yata tumubo yung pinanong kamuting ano. Dito yan, meron. Meron. May itabi yung postre. Hindi para sa aling nga. Storbo nga naman sa kanya yan. Sa bukid simple lang ang buhay pero masaya, masarap na masaya. Saka tayo magpahinga, matulog, umulan eh. Buti na lang hindi napasukan ng tubig yung cellphone ko. Kasi pagkalaglag niya dito, kaagad nakuha ko siya. At nga pala guys, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Yung mga comment, yung mga magagandang comments kagabi na basa ko na simula nung nasa Taiwan hanggang pag-uwi ko, nagpagawa ko ng bahay, nag-farming ako. Maraming maraming salamat. Sobrang natutuwa ako sa mga nabasa ko kagabi. Kaya sobrang na-appreciate ko 'yon dahil almost 5 years, almost merong sa inyo diyan na 6 years, 5 years, 4 years. Kaya maraming maraming salamat at nandyan pa rin kayo. Diba? Kaya masaya ako. Masaya ako sa mga solid nating subscribers. At sana kung may pagkakataon, gusto ko kayong ma-meet. Gusto ko kayong ma-meet ng personal. Kahit mabigyan lang kuman lang kayo ng gulay. Na sana meron kayong pagkakataon na makapasyal dito sa farm namin, kahit dun sa kabila, kahit gulay man lang, sarili naming tanim, mabigyan ko kayo.
Diba? Yun man lang, makabawi ako sa inyo. At sana pag nakita niyo ako sa labas, sa kalsada, huwag po kayo mahihiyang batiin ako dahil hindi naman ako suplado. Gusto ko lang i-appreciate yung pagiging solid nyo dito sa Jimmy Speaks TV. Punta muna ako ng bayan kasi yung maalala ko yung pinakuha kong host kahapon, hindi pa bayad yun. Bayaran ko muna kay Paes, kay Suki. Tapos titingin na tayo ng ano, ng kapote. Kailangan na natin ng kapote. Nabasa yung ano ko. Nabasa yung helmet ko. At may nag-comment din tungkol dito kay ADV. Pangalan daw nung motor ni Boy P, yung Spike. Ano kaya maganda? Strike na lang. Ayan si Strike. Oh, maambo na. Okay, clear na tayo dito. Kaya tayong utang. Ay sa G-Way. Yan yung mga kapote nila, kaso walang ano, wala silang sample. Pag nagmumotor ka kasi mas mainam yung bukod yung sa pantalon tsaka yung sa pangitaas para hindi tinatangin ng hangin. Ito, maganda-ganda to. Try muna natin. Ibili na rin ng gym squad. Ito guys, kumuha na ako ng apat. Ibitigisa yung gym squad para may gamitan tayo sa tagulan. Magkano miss? 385. Yan. Maganda to, meron siyang reflector yan. Okay na yan. Thank you. Ah, thank you. Yan, importante sa amin yung kapote dahil mayroong mga pagkakataon kahit na may ulan, malakas ang ulan, may bagyo, kailangan nating lumusong. Lalo na pag may tanim tayo, hindi pwedeng hindi tayo lumusong dahil nandyan ang kabuhayan natin. Huwag lang yung talagang delikado na lumabas. Pero yung ulan lang na malakas, safe naman, okay lang. Naranasan na namin yan, pag kahit malakas ang ulan, kailangan. Dahil nasa ano tayo, farming business. Yan. So taon-taon binibilang ko sila ng kapote. Pinakamatagal na dito yung isang taon. Dahil ito, maalalaan natin kung matibay. Oh, pili ka na, Trek. Yun, oh. Oh. Ayan, medyo maliit. Medyo maliit yung kinuha ko. Tigitigi sa kayo ni si Joneng, bigay mo bukas. Kailangan natin yan eh. Tagulan na. Tinamatrek. Maganda yan, may reflector siya.
Yan, sa likod o. Ah, oo. Yung una ko kasi binili. Matibay siya, kulay blue kaya lang. Masyado siyang malaki. Ito tama lang o. Ito yung ano, tingin ka ng kulay mong gusto? Pare, hindi ka na. Anong kulay gusto mo? Pareho lang. Pareho lang ba? Ano, hindi na tayo magbabasa. Oo, oo eh. Kinalkal ko yan kanina. Tinitingnan ako ng sales lady. Sabi niya siguro ba't kinalkal lahat. Sabi ko, ma'am pwede niyo po ba akong tulungan? Kukuha ko ng apat. Tsaka palang lumapit sa akin. Yeah, kinalkal ko yan lahat. Tinignan ko kasi hindi daw pwedeng ibalik pag nabayaran. Yeah, sinigurado ko. Ay, napipindot ko yung ano ng motor. Hindi, ang nangyari kasi kanina, nag-vlog ako doon sa loob. Siguro nakita nila sa CCTV, binubuksan ko yung zipper ng bag ko. Tapos kinukuha ko yung camera. Binantayan ako. Okay lang yun. Para, ano yun nila yun eh, policy nila yun eh. Okay lang yun, walang problema sa akin. Ya, salamat pala ya. Hindi na po pinabayad sa amin ni Kuya. Salamat po. Salamat ya. Malaking tulong po yun. Kailangan natin yan. Pag nakita niyo ako sa personal, alam niyo na, nasa farming business tayo. Dry yung bala at sunog. Kaya mapagkakamalan mo talagang walang pambayad. Pero, wag po tayong, ito po yung aral dito, wag po tayong tumingin sa panlabas na anyo ng tao. Sample ko po yung totoong nangyari. May kwento lang din sa akin, totoong nangyari daw to. Yung isang doktor at isang nagtitinda ng gulay sa palengke. Nagkita sila sa bagsakan ng gulay. Nakita niya yung namamalengke yung doktor, nakita niya yung dati niyang kaklase nung college. Kasi hindi natapos yung nag-stop siya. Yung nagtitinda ng gulay, nagkita sila sa bagsakan ng gulay. Nakita niya nakaupo sa lapag yung magugulay. Sinabi daw sa kanya, kung tinapos mo yung pag-aaral mo, hindi ka sana nandyan. Tingnan mo ko, sabi ng doktor, ako kumikita ako ng 60 to 80,000 a month. So hindi na nakatiis yung magugulay kasi maraming sinasabi yung doktor, parang nilalait na siya, sinisisi siya dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Nagsalita na siya na, sabi niya, ako sa totoo lang, sabi niya, kaya kong kumita ng 10,000 to 15,000 a day. Wala pa akong boss, sabi niya. Ako ang boss dito. So ibig sabihin yung gulayan doon sa hindi nakatapos ng college. Natamemi daw yung doktor. Pinuwento lang sa akin, 'di ba? Kaya wag po tayong tumingin sa panlabas na anyo nung panlabas na itsura ng tao. Baka mapahiya po tayo dahil hindi natin kilala, lalo na hindi natin alam yung totoong buhay niya. Kaya mas mainam yung maging humble, maging low profile lang, nakatapak yung paa sa lupa. Ako siguro guys, kahit kung sakaling yumaman man ako, hindi ko babaguhin yung lifestyle ko. Ganito pa rin. Kung mapapansin nyo, madalang ako magsuot ng relo, ng kung ano-ano sa katawan. Simple lang yung pananamit ko, pambukid, pupunta ako ng bayan, nakaganto lang ako. Diba? Mas gusto ko yung simple lang. Although, hindi ko naman kinukumpara yung sarili ko dun sa kasi hindi naman tayo mayaman. Kaya lang kung minsan, hindi pala minsan, madalas. Yung bang mga may mga scenario na parang pag tiningnan ka mula ulo hanggang paa, ayan, pupunta ako doon, may putik-putik pa yung paa ko, hindi naman may iwasan. Huwag po tayong tumingin sa ganun kasi hindi natin kilala yung tao, hindi natin alam yung kabuhayan niya o yung katayuan niya sa buhay. Sample lang po yun, yung kinuwento ko na yun, pero totoong nangyari.
Yeah, maging humble lang po tayo. At siyempre muli, nagpapasalamat ako sa mga solid nating subscribers, sa 219,000 nating subscribe. Almost 220 na. Pa 220 na. Maraming maraming salamat po at kita-kita tayo bukas. Zaijian!